Hello mga barkada, welcome back sa ating channel. So yung antagal kong hindi nakapag-upload dahil nga sobrang busy sa trabaho. Kaya ngayong video ay mag-question and answer tayo. Magbabalik tayo ng question and answer dahil maraming mga katanungan na nalalagpasan ko na. Hindi ko kasi nasasagot sa trabaho kasi sobrang busy talaga. So, syempre, kung bago pa lang kayo sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Okay? Syempre, simulan na natin to. Tara na, let's go! So, okay. Unang tanong kay Blizzkit Ossart. Ayan. So, yung tanong ni Biscuit dito, kung kailan daw ba pwede i-handfeed ang mga inakay? Kasi namatayan na daw siya ng isa na inakay. So, syempre, bago kayo mag-handfeed, kailangan ganito ang itsura nila. Yung tipong kakalabas lang ng kanilang balahibo, ayan na yung pwede nyo na silang kunin para ma-handfeed. Kasi, kapag wala pa yung balahibo na magko-cover sa kanya sa lamig, depende na lang kung meron kayong incubator o yung pampainit sa katawan nila para maiwasan yung pagkamatay ng lamig. Okay? Pero kung wala kayong pang limlim sa kanila tulad ng mga incubator o yung mga may init na ilaw na umaabot ng 100 watts, ganun. So, ganito na lang ang kukunin nyo na may balahibo na sila. Yun, nakadilat na din. Okay? So, ito kasi, ito yung applicable na para magsimula mag-handfeed. So, ayan, mga ganyang ibon lang. Ano yan? Nasa 2 weeks or 3 weeks. 2 to 3 weeks. Ayan. So, ganyan yung itsura ng inakay na pwede na natin i-handfeed. Basta may balahibo na para maiwasan yung paglamig nila kapag hindi mo sila hinahawakan. So, ayun lang naman ang sasagutin ko doon sa tanong mo, Biscuit, kung kailan pwede mag-handfeed kapag ganyan na yung itsura ng inakay. So, next question tayo kay Mark Pachete. Bakit daw ganon ang personata pair niya, inaaway ng babae yung lalaki, pero proven pair naman daw sila? So, normal na yan kung lalaki at babae kasi, ayun nga, masyadong aggressive ang mga babae kasi di sila ay proven na. Pero okay lang naman yan na kung inaaway ng hen mo yung cock na ibon mo. Kasi proven na sila, wala ka nang iisipin. Kasi proven na nga. Parang mag-asawa lang yan. Laging nag-aaway pero hindi naghihiwalay. So, ayun. Okay lang na ganyan ang babae na hen mo, yung hen mo. Ganyan naman din kasi si Maha, kinaaway niya palagi yung partner niya. Kahit naman na si sinong ibon na babae tapos lalaki na proven pair, eh okay lang naman mag-away. Basta away mag-asawa lang. Walang away patayan. Yung tipong nagduduguan ng paa, ng pakpak, ng mata, ng tuka, yung tipong nagpapatayan na, ayun ang hindi talaga nakaka-ano sa mata. Ayun dapat yung inaayos natin na pinaghihiwalay. Pero kung away mag-asawa lang naman, okay lang yan. Kaya mo lang sila. Ganyan talaga ang mga proven pair. So, next question tayo kay Rexan Alcantara. Sir, bakit po kaya kinakasta ng cock ko yung sanga ng malunggay? Tapos hindi yung hen yung kastahin. So, hindi natin yan masisisi sa ibon kung bakit ayaw niyang kastahin yung hen. Pero syempre, una sa lahat, kailangan mo munang alamin yung yung gender talaga nila, yung kasama ng cock. Kung hen ba talaga siya or cock din. Kasi kapag cock to cock yan, maggaganyanan lang yan ang maggaganyanan. Pero meron din na kumakasta nga sila sa mga sanga ng malunggay, sa mga perch. Ayun ay meron ako noon dito sa aking ibunan. Tapos yung yung partner niya may itlog na eh. May itlog na sila. Tapos kinakasta niya yung perch. Kung nakita niyo yon sa pinost namin, ito, ayan. So, ayan o, tignan nyo. Kinakasta niya yung kanyang perch. Pero may itlog sila. Ito, tignan nyo.
Ayan ang itlog nila, oh, di ba? So, hindi lahat ng kinakasta ang perch ay hindi nagkakaroon ng itlog. Minsan, talagang na tetempt na yung cock na makipag-mate ulit, pero yung hen ay busy or may itlog na or ano, mangingitlog na, yung tipong ganun. Pero depende yan sa ibon, kahit may itlog na or buntis, nagpapakasta pa din. Ganyan sa mga Alps 1 eh. Sa katrabaho ko, grabe yung ano niya, Alps 1 niya na yung tipong kakaitlog lang, mag-mate ulit. Tapos nag-itlog ulit, mag-mate ulit. So, depende yan sa ibon kung paano nila gagawin yung kanilang mga pagpapadami. Kaya, kung ayan ay cock to cock, nako, palitan mo na agad yan. Pero kung sure ka naman na cock at hen silang dalawa, cock at hen naman yan, ay okay lang yan. Hayaan mo lang sila. Baka hindi pa ready yung hen na makipag-mate. Okay po? So, ayun lang naman ang ating question and answer dito sa video na to. Tatlo lang. Tapos maya-maya sa live natin, sali kayo sa aming live dahil meron tayong pag-giveaway ng ibon. Ito yung ipapag-giveaway natin, yung Parblue Edge. So, Parblue Edge siya. Hindi ko alam kung anong gender niya, pero ang sabi sa akin ay siya daw ay isang cock. Pero hindi ko mawari yung kanyang gender dito sa behavior niya dito sa aking ibonan. Pero syempre, ang gender natin to ilalabas. Parblue Edge. So, kung gusto niyo sumali sa aming paraffle or pag-giveaway ngayong Pasko, ay sali na kayo mamayang gabi, mga 8 or 9 or 10, kasi may pasok pa ako bukas na Thursday, December 24, kaya aagahan ko yung ano, yung raffle para makatulog agad. So, ayun lang naman ngayong video. Sana ay may natutunan tayong bago. At kung mayroon pa po kayong mga katanungan na hindi pa nasasagot, i-comment nyo lang yan at sasagutin ko yan kada video. So, hintayin nyo lang na replyan ko kayo dahil sobrang busy nga. So, ayun lang naman. Kung gusto nyo palang sumali sa mga live stream ko dahil meron na tayong computer, pwede kayo sumali sa akin sa live stream at maglalaro tayo ng mga games, kung anong games gusto nyo, kung ML ba, kung COD, kung PUBG, kung ano-anong gusto nyo laruin. Okay? So, salamat ulit sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-share shoutouts na tayo. Okay, shoutout kay Biscuit Ozark, kay Aaron Cambalisa, kay Mark Pasiete, kay Rexan Alcantara, kay Alexander Bravo, kay Ice Cream. Shoutout din kay Dois15, kay Edranel Bulanadi. Shoutout din kay Aaron Bangkil, kay Jay Saizen Channel, kay JL Espinosa, kay Rafael Evangelista, kay Omar Bugayong, kay Arthur Renta, kay Daryl Estante. Shoutout din kay King Carmona. Shoutout din kay Joseph Quedes, kay Jericho Bonifacio, kay Sat Pakuleb, kay John David. Shoutout din kay Jefferson De La Cruz, kay Joaquin Yusuf. Shoutout din kay Camille Turalba, kay Jefferson De La Cruz ulit, kay John Michael Agustin, kay Darwin Ramiso, kay Kent J. Torion. Shoutout din kay Marilu Fernandez, kay Jan Ray, kay Kenneth Ghost 02, kay Noglog TV, kay Grabieli Kaman. Ayan, shoutout kay Koy, kay Ami Age. Shoutout din kay Jenaline Aparijado, kay Jopel Chua, kay Mark Anchenta, kay Jojo Bautista, kay George Panraco. Shoutout din kay Nihan Cares, kay Mariel Insigne. Shoutout din kay Jumong, kay Geraldine Virtudazo, kay Christian Hippolito, kay Lanlan Kunanan, kay Mark Harvey De La Cruz, kay Ariel Custudio. Grabe ang dami. Ang dami nyo. Shoutout din kay Sirius Black, kay Daryl Lazo ulit, kay Edgar Santos, kay Ibaro and Shakira Vlogs, kay Julius Villa, kay Prince De Guzman, and shoutout syempre kay Daniel Gayana. So ayun lang, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At oo nga, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin na rin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So salamat ulit mga kabarkada, hanggang sa susunod na vlog.
Hanggang sa susunod na vlog, paalam and Happy New Year and Merry Christmas!